Sir, magandang araw po sa lahat. Ito po ang ikalimang bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ng Genesis. At ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa malaking baha. Meron lamang po akong isang katanungan para sa ating nakaraang pag-aaral. Naniniwala po ba kayo na ipinakita sa atin ang buhay ni Enoch bilang isa sa pamantayan kung sino ang mga makakasama sa babalikan ng Panginoon dito sa lupa ng mga mananampalataya? At kung maghahanap pa po tayo ng ilang katulad nun, ay titingnan po natin ang buhay ni Elias. Sila po yung mga tinatawag na pre-rapture people, at ako'y naniniwala na ipinakita sa atin ito ng Biblia, nang sa gayon ay alam natin kung anong klase ng tao ang mga babalikan ng Panginoon nitong mga huling araw na ito. Bagamat alam natin, ang Panginoon at ang mga alagad, sila po ay ligtas. Pero ang dalawang ito ay hindi naranasan mamatay, sila ay kinuha ng Diyos sa kanyang kaharian. Ipinapaalala ko po ito upang makita natin na ang pamantayan ng Diyos ay talagang mataas pagdating sa pagkuha sa kanyang mga ililigtas mula sa mundong ito. Naniniwala tayo na meron ngang mga hindi mamamatay na mga mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. At yan po ay nasa aklat ng Unang Korinto 15. Pupunta na po tayo sa ikalimang bahagi ng ating pag-uusap tungkol sa aklat na ito. At ang pamagat ko sa ngayon o ang tema natin ay ito, When God is Upset, The Deluge. Ito po yung tungkol sa malaking baha. Ang pag-aaral na ito ay nakasentro sa Diyos sa pagkakataong ito. Hindi ko muna masyadong isama si Noe sapagkat siya naman ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Sa pamamagitan ng pag-focus sa Diyos dito sa kaganapang ito ay naway makilala natin siya kung sino ang Diyos na ito. Bagamat ako'y naniniwala na marami pa tayong matututunan tungkol sa Kanya sa iba't ibang lugar, dito ay ipapakilala sa atin ang Diyos kapag siya ay nagalit. Ano ang kanya ikinagalit? Ano ang kanya maikinagagalit? Bahagi po ito ng mga magigandang matutunan natin tungkol sa Diyos, lalo na sa bagay na ito. Alam po natin ang sinabi ng Panginoon sa Juan 17:3 na makilala kanila na iisang Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Yung pong unang bahagi ay ipinapakita ng Panginoon Jesucristo kung gaano kahalaga na makilala ang Diyos Ama. Sinabi niya doon na iyon ay buhay. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na ikaw ang iisang Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Bagamat hindi natin makikilala ang Ama, kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang punto ko po rito ay napakahalaga na makilala ng tao ang Diyos. Kung gaano kahalaga na makilala ng isang tao ang Diyos upang siya'y magkaroon ng buhay, ako'y naniniwala na ang kaignorantehan sa Diyos ay magdudulot din naman ng kamatayan o kapahamakan. At nakikita naman natin sa ating kapaligiran kung ano ang mga pinaggagawa ng mga taong relihiyoso pero hindi po interesado na makilala ang Diyos ng Biblia. Punta po tayo sa ika-anim na kabanata, talatang 1 at 2. Sabi po rito, when human beings began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they choose. Kung alam natin ang ginawa ng Diyos noong una kay Adan at kay Eva na pinagpala sila, He blessed them that they may increase in number, ay doon natin makikita kung ano ang plano ng Diyos sa tao. Sa nakaraan nga ay sinasabi ko na ang plano ng Diyos ay gumawa ng isang malaking pamilya, pamilya na nasa kanyang wangis. At ngayon sa puntong ito ay makikita natin na sinabi na dumami na nga ang tao. Ito ay dapat kasiyahan ng Diyos sapagkat natutupad na ang kanyang plano. Nagkaroon nga ba siya ng kasiyahan nang mangyari ang bagay na ito? Alam natin na hindi, pero ano nga ba ang problema? Ganito po to ang sabi. Sa 6:3 and 4. Then the Lord said, My spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days. And also afterward, that when the sons of God went to the daughters of men,
and had children by them. They were the heroes of all, men of renown. Sa mga talatang ito ay maaaninag na natin na meron pong nangyayari pagdating sa sexual na buhay ng mga tao. Ito yung tinatawag na intermarriage. Paano nga ba nagkakasala ang tao sa bagay na ito kung wala namang batas ang Diyos? Ano, lagi niyong isaisip yung mga ganyan. This is before the law, pre-law, before Mosaic law, that's what I mean. Saan nagkakasala ang tao sa panahong ito? Nais ko pong sabihin sa inyo, sa disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, sa mga nauna nating magulang, sila ay magkaroon ng sexual na aktibidad dahil sa pag-ibig at hindi dahil sa pagnanasa. Yun ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa. Bukod doon ay tila dito ay makikita natin na hindi muna sila nagkakaroon ng legal na pag-aasawa. Basta na lang sila kumukuha ng kanilang nagugustuhan, nangangahulugan nito na ito ay last pagnanasa, masamang pagnanasa ng laman. They just wanna unleash their intense sexual desire. At yan po ang nakikita ko rito. Dahil sa bagay na ito, ang Diyos ay nagdeklara na ang tao ay hanggang 120 years na lamang ang kanyang magiging edad. Alam natin na yung mga nauna ay meron pang mga mahahaba ang buhay sa kanila, pero ito po ay nangangahulugan ng average years ng tao. They will be 120. Ngayon ay tanuhin ko po kayo, ilang taon si Abraham bago siya mamatay? At yan po ay medyo malayo-layo na sa panahong ito. Pinapakita ko lang po sa inyo na hindi po eksakto ang deklarasyon ng Diyos dito tungkol sa edad ng hangganan ng tao, kundi yun po ang magiging average. Later on ay meron pong pahayag tungkol sa hangganan ng edad ng tao. Ang bagay na ito ay mahalaga sa sinabi ng Panginoon, "This generation will certainly not pass away until they see the kingdom of God is coming." Sa aklat po ng Lucas, Kabanata 21. Sinasabi ko po sa inyo, ang bagay na ito bilang paghahanda sa isang bagay na napakahalaga na maunawaan natin tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. There is a certain generation that will not pass away, at yun po ang isang palatandaan na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi niya, hindi lalagpas ang bagay na yan. Punta tayo sa susunod. Ganito ang sabi ng 5 and 6. "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human's heart was only evil at the time. The Lord regretted that He had made human beings on earth, and His heart was deeply troubled." Kung papansinin po natin, dito ay tila makikita natin na ang tao ay humantong sa hangganan ng sukdulan pagdating sa pamantayan ng Diyos. Pero mukhang iba po ito doon sa sinasabing sexual. Malamang kasama yung pag-iisip tungkol sa sex. Pero dito ay mukhang merong sinabi na ganito, "And that every inclination of the thoughts of human's heart was only evil at the time." Sa panahon ito, ang Diyos ay binuksan niya sa kanya ang puso ng mga tao at nakita niya na pawang masasama na lamang ang nandoon. Maalala ko na ang bagay na ito ay ginawa niya sa panahon ng pagkakasala o pagkasala ni Satanas. Na tinignan niya, nakita niya ang puso ng Diablo at doon ay nagkaroon siya ng pagpaplano kalaunan. Para sa atin, itong mga sinasabi kong ito ay tila napaka-iksi, pero ang totoo, ito po ay mahaba pagdating sa tao. Sa Diyos ay talagang maiksi, pero sa tao ay mahaba. Sa bagay na ito ay makikita natin o mababasa natin sa ika-anim na talata. Sabi po rito, "The Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled." Dito ay nakita ko na parang tao na lang ang Diyos na nagsisi sa kanyang mga ginawa. Parang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Na alam naman natin na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang mga ginawa. Pero dito ay makita natin na walang magawa ang Diyos sa pagpili ng tao sa kanyang landas na tinahak. At yun ang kanyang ikinalulungkot dito. At ulitin ko, yan po ang tinatawag na free will. Pinili ng tao ang kanyang landas
natahakin at yun ang nagpalungkot ng labis sa Diyos sapagkat nawala ang tao sa kanyang kaisipan at puso. Alam natin na sa kwentong ito ni Noe, kung ano ang mga bagay na ginagalit ng Diyos tulad ng sexual, ng violence, pero ano kaya yung mga iba pa rito na sinasabi na that every inclination of the thoughts of the heart of man was only evil at that time? Ano kaya ang laman ng puso't kaisipan ng tao sa panahong yan? Alam niyo, dito po ay matutuklasan natin ang isang bagay na napakaganda sa Biblia, lalo na kapag alam mo. Sapagkat kung ang isang bagay nais ng Diyos na matuklasan ng tao, inilalagay po niya ang kasagutan sa Biblia. Ganito po ang sinasabi ng Isaiah 34:16. Tingnan po natin. Sabi po, "Look in the scroll of the Lord and read. None of this will be missing. Not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order and his spirit will gather them together." Yung mga bagay na nais ng Diyos na matuklasan ng tao tungkol sa kanya at sa kanyang mga salita ay binibigyan po niya ng paliwanag dito rin. At isang bagay ang nais kong matutunan ninyo na huwag tayong nagbibigay basta-basta ng ating sariling paliwanag. Tingnan muna natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito dahil sinabi nga na bawat bagay ay nandito ang kanyang kapartner. At malala ko yung sinasabi ng Kawikaan 25:2. "It is the glory of God to conceal matters, but it is the glory of kings to search out matters." So ang nais po natin tingnan dito ay kung ano yung laman ng kaisipan at puso ng tao na sinasabi rito. Ipinapaliwanag ko lamang po sa inyo na kailangan magmula sa Biblia ang paliwanag natin. Nang ang Panginoon ay naparito, meron po siyang binanggit tungkol sa kapanahunan ni Noe. Ganito po ang sabi niya sa Lucas 17:26-29. "Just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark and God sent the flood and destroyed them all." Diyan po ay makakakita tayo ng mga panibagong dahilan ng bahagi ng ikinagalit ng Diyos sa mga tao sa panahon na yan. At doon ay makikita natin na ito ay tungkol sa pagkain, iinumin at tungkol sa pag-aasawa. Tila doon ay sinasagot tayo ng Panginoon tungkol sa sinabi rito that every inclination of the thoughts of the hearts of men was only evil at the time. Na sa panahon ni Noe, hindi lamang po ito tungkol sa sex, hindi lamang tungkol ito sa violence. Mayroon pong isang bagay na nakita ang Diyos sa puso ng mga tao at ito ay tungkol sa pagkain at inumin at pag-aasawa. Na siyang punong-puno ang kaisipan at puso ng mga tao. Ako'y naniniwala na sa bagay na yan ay nawalan po ng puwang ang Diyos sa puso ng tao. Hindi na inisip ng tao na merong Diyos na lumikha sa kanila na kailangang bigyan ng panahon, bigyan ng pagmamahal, bigyan ng oras o kaya ay kilalanin. Ako'y naniniwala na nakalimutan ng tao ang Diyos dahil sa pag-iisip, sa pagkain, sa iinumin, sa pag-aasawa. Kalaunan ay nadagdagan po ito sa mga bagay na ginagawa sa panahon ni Lot na may kinalaman din sa pagbebenta, pagbibili at pagtatayo ng gusali. Ang punto po na ipinapakita sa atin dito mga kapatid ay kung ano yung gumugumon sa isip ng tao. At ang mga bagay na yan ang binanggit, ipinahayag, ipinakita ng Panginoon na kaabalahan ng tao. Nais ko pong unawain niyo ang katotohanan ito. Ng pagkain, inumin, pag-aasawa ay hindi po ipinagbabawal ng Biblia. Pero kapag ka ang Diyos ay nawalan ng puwang dahil sa pag-iisip sa mga bagay na ito, ito ay nagiging masama. At yan ang pinapaniwalaan ko, na sa kaiisip ng tao sa mga bagay nito sa panahon na yon ay wala nang puwang ang Diyos sa kanilang mga puso at kaisipan. Ngayon ay maalala ko na yung dalawang puno, ang puno ng buhay at puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay inilagay ng Diyos sa hardin ng Eden bilang paalala sa tao na ang tao ay hindi mabuhay sa kanyang sarili lamang.
ang tao ay nakadepende sa Diyos at kailangan niyang magpasabog sa Kanya. Yan po ang isang bagay na nakikita ko rito at ako'y naniniwala sa sinabi ng Panginoon, so shall it be when the Son of Man comes. Ipinagpauna niya na sa kanyang muling pagbabalik, muli ang puso at kaisipan ng mga tao ay magugumon sa mga bagay na ganito. Subalit dahil tayo ay nakafocus sa Diyos sa bagay na ating pinag-aaralan, ay isang bagay nais kong ipaalala sa inyo na ayaw ng Diyos na mawalan siya ng puwang sa buhay ng kahit kanino. Sa halip, siya ang pangunahin o kaya ay unang-una sa buhay ng tao. Sabi sa susunod na mga talata, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Ngayon, dito ay nakita natin na nagdeklara ang Diyos na pupunasin niya lahat ng kanyang mga nilalang sa mundong ito. This is showing us that God is upset when He is being edged away from the life of people. Siya ang may lalang sa sangkatauhan pagkatapos ay walang panahon sa Kanya, walang paggalang sa Kanya, walang ibinibigay na prioridad sa Kanya ang tao. Nais kong bigyan ng din yan upang sana sa buhay natin ay huwag na huwag nating alisin ang Diyos sa buhay natin. At kung pwede sana ay huwag na huwag nating unahin ang mga bagay-bagay kaysa sa Kanya. At hindi ba yan ang sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Sa sinabing yan ng Panginoon ay makikita natin na nais niya na siya ang number one sa puso ng tao. Ngayon ay makikita natin dito na tila lumiyab ang puot ng Diyos na siya ay inalis ng tao sa kanyang kaisipan at puso. May mga talinghaga po ang Panginoon na nagpapakita ng ganyan, na kapag ang tao ay hindi naging prioridad ng Diyos o kaya ay inaalis siya sa kanyang schedule, ay pinapakita sa talinghagang iyon ang galit ng Diyos o puot ng Diyos sa mga taong gagawin iyon. Sa praktikal na buhay sa mundong ito, lalo na sa pamumuhay ng mga Kristiyano, ay ang dami po na unti-unti ay nanlamig sa pag-ibig nila sa Diyos. Lagi kong sinasabi sa mga Kristiyano, bakit ba kung meron pa kayong aalisin sa schedule ninyo ay ang Diyos pa? Bakit ang Diyos ang tila laging nahuhuli sa ating mga schedule? Kapag kaganyan ang ginawa natin ay talagang tuluyan nang ipaubaya tayo ng Diyos sa ating mga pinaggagawa hanggang sa panahon na magugulat na lang tayo na dumating ang Panginoon na tila isang magnanakaw. Nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi ng aklat ng Unang Tesalonika, talatang 1, at ito ay tungkol sa sinasabi ko sa inyo na maraming mananampalataya ay darating ang Panginoon sa kanila bilang isang magnanakaw. Pakinggan po ninyo ang tungkol sa sinabi ito ni Apostol Pablo. Now, brothers, about times and date, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Totoo po yun ng Panginoon, sabi rito ay darating na tila magnanakaw sa gabi. Sabi pa, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as a labor pains of a pregnant woman, and they will not escape. Tingnan po ninyo ang sabi ng verse 4. But you, brothers, are not in the darkness, so that this day should surprise you like a thief. Malinaw po na sa mga tunay na mananampalataya na hindi nagugumon ang kanilang mga puso sa mundong ito ay hindi darating ang Panginoon bilang isang magnanakaw. He will only come like a thief to those who are sleeping, doon sa mga nagugumon ang kanilang mga puso sa mga bagay sa mundong ito. Ang dami ko po sanang sasabihin tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, subalit hindi po yan ang aking topic. Pero nais ko sabihin sa inyo na ang Panginoon na hindi babalik sa kanyang iglesia na tila isang magnanakaw. Siya isang tila magnanakaw sa mga natutulog sa kanilang pananampalataya. At yun ang kahalagahan ng pinauna kong sinabi sa inyo tungkol doon sa this generation shall certainly not pass away. Nanganahulugan na meron akong idea na merong henerasyon na hindi lilipas at darating na ang Panginoon. Totoo po ang sabi ng Panginoon na sabi niya, no one knows the day and hour. Pwede ba sabihin niyo yung bagay na yan?
day and hour. No one knows the day and hour. Araw o oras, walang nakakaalam diyan. Pero meron pong certain generation na hindi lilipas at ang Panginoon ay darating na. Kailangan lang ma-establish natin kung ano ang generasyon na yan. Hindi ko po yan sasabihin dito. Yan po isang pribilehyo ng mga estudyante at doon ko po sasabihin sa discussions kung nais po nilang malaman. But surely the Lord is not coming like a thief for me. And it must be to you as well. Pero kung tutulog-tulog ka dyan, ay baka katulad ka ng limang birhen na napag-iwanan sapagkat sila ay natulog at walang paghahanda. Sabi po rito, the wrath of God was kindled. At ang sabi pa sa mga susunod, so God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So another thing na nangyayari sa panahon ni Noe ay yung violence. There was a violence. Kung ngayon ipagsamasamahin natin kung ano yung kinagalit ng Diyos, number one is sexual immorality. Ipapaunawa ko sa susunod na video sa inyo kung ano yung mga sons of God who took the daughters of men. Pero ito ang mga bagay na nakikita rito. Eating, drinking, marrying, giving in marriage, selling, buying, erecting buildings, and then now there's violence. So lahat ng ito ay naging factor sa puot ng Diyos. Pero ang pinakamalaking dahilan ay kinapahamak ng mga tao sa panahon ng baha ay walang iba kundi yung kanilang kabalahan. And they were consumed to the things of the world. Majority ng namatay doon ay yun ang dahilan. Ang punto ko rito mga kapatid ay huwag tayong mag-focus doon sa tila malalaking kasalanan. Obvious na kasalanan. Dahil kahit pala mga bagay na basic na kailangan natin na hindi ipinagbabawal ng Diyos o hindi masama ay maaaring ikapagpapahamak ng buhay ng tao. At yan ay mga katulad ng eating, drinking, marrying, buying, selling, erecting buildings. Naniniwala po ako kailangan natin ang mga bagay na yan, pero dapat hindi sila ang focus ng buhay natin. Hindi sila ang priority ng buhay natin. Sabi pa sa susunod na talata, I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. So this was a horrible declaration from the lips of God. And we see that He keeps on reiterating it. Sa paulit-ulit na sinasabing ito ng Panginoon, tila nakikita natin kung ano nararamdaman ng Diyos sa kanyang puso. Sabi nga, from the abundance of the heart, the mouth speaks. So God is really consumed of His anger, of His wrath to destroy people. Not only because of sexual sins, not only because of violence, but because they have edge him out of their lives. Isang tanong lang po, prioridad mo ba ang Diyos sa buhay mo sa ngayon? Nais ko sabihin sa inyo, lalo na sa mga estudyante, na kaya namin kayo fino-focus sa pagbabasa ng Biblia, hindi para mabasa nyo ang buong Biblia, kundi masanayan nyo na i-prioridad ang Diyos. At dyan sa inyong pagbabasa ay makilala natin ang Diyos. Sabi pa sa 7:4, 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights. And I will wipe from the face of the earth every living creatures I have made. Muli, inulit ng Diyos mula sa kanyang labi ang kanyang pagnanais na punasin na lahat ng may buhay sa mundong ito. Sa 7:11, ganito po ang sabi, in the 600 years of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth and the floodgates of the heavens were opened. So ngayon ay nandito na ang execution ng puot ng Diyos. Malalakong na may sinabi sa aklat ng Jeremias, God doesn't threaten in vain. Na nangangahulugan, naggagawin niya ang kanyang banta. So dito ay tila nagpasimula na nagpadala ang Diyos ng baha sa mundong ito. So it was in the 600 years of Noah's life. Tanungin ko po kayo, ilang taon ginawa ang daong? Kung titingnan po ninyo doon sa huling talata ng chapter 5, Noah was 500 years during that time. At ako'y naniniwala na yun yung panahon na nangusap sa kanya ang Diyos
Sapagkat alam natin na ang Biblia ay wala pong chapters yan, wala pong verses doon sa original. Pero naputol lang po sa chapter 5 and chapter 6 na kung titignan ninyo, yun ang katuloy na nangangahulugan na ng kausapin ng Diyos si Noe, he was 500 years old. At dito ay makikita natin na nagpasimulang dumating ang baha ng si Noe ay 600 years old. So nagpapakita po ito na 100 years ginawa ni Noe ang daong. Mabagal nga ba gumawa si Noe? Hindi ko po alam. Walang sinasabi ang Biblia na mabagal si Noe. Pero meron pong sinabi ang Biblia na dahilan kaya medyo humaba po ang panahon pagkatapos sabihin ng Diyos kay Noe na lilipunin niya lahat ng nilalang sa buong mundo ay umabot pa pala ng 100 years. Ganito po ang sabi ng 1 Peter 3:20. To those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built, it was only a few people, 8 in all, were saved through waters. At tinutukoy po rito mula sa talatang 18 ay tungkol sa panahon na ang Panginoon ay namatay at nagpunta sa mga espiritong ito at nangaral sa kanila. Sila yung mga espiritu na tinutukoy na mga disobedient in the time or in the days of Noah while the ark was being built. Sila po yung pinuntahan ng Panginoon doon sa ibang lugar nang siya ay namatay. Pero ang punto ko po rito ay yung salitang when God waited patiently in the days of Noah. Na nangangahulugan na yung 100 years na ginagawa ni Noe ang daong, yun po ay hindi kabagalan ni Noe. It was God who was waiting patiently for people to turn to Him. At alam natin na sa panahong yan, sa 2 Peter chapter 2 verse 5, ay sinabi doon na si Noe sa panahon na ginagawa niya ang daong ay nangangaral. So isipin niyo po, mga kapatid, ang katotohanan ito. During those times, hindi lamang po gawa ng gawa si Noe. Siya rin po ay lumalabas at siya ay nangangaral tungkol sa gagawin ng Diyos ang pagpapadala ng malaking baha. Noah was a believer and he believed that God never threatens in vain. Gagawin ito ng Diyos. And so how intensely, if I could imagine, Noah preached to the people. Malamang ay sinasabi niya, come help me build the ark. This is the only hope we have. I encourage you and your family, your children to help me and be saved. Pero alam natin, pinagtawanan si Noe tungkol sa bagay na yan. Sa halip ay walang naiwala sa kanya. Meron po akong isang katanungan sa inyo. Kung kayo ay nabuhay sa panahon ni Noe, ano ang inyong gagawin? Malamang dahil doon sa mga nakaraang sinabi ko ay siyempre, ang gagawin ninyo ay tutulong kayo kay Noe upang kayo ay isasama niya pag dumating na ang baha. Sapagkat ang daong ang siyang tanging paraan ng kaligtasan. Ngayon ay meron po akong tanong sa inyo. Ano po ang larawan ng daong na ito sa ating panahon? Ano po? Hindi ko alam kung anong mga sagot nyo, pero ang larawan ng daong na ito ay walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. The church are the people who will be saved in the coming wrath of God. So kung meron kang dapat samahan ngayon is to build the church of God. Alam niyo po, sa Bible school sa TBTI, bago nangyari itong COVID-19, I have been telling the people that if possible, use their resources now to build the church of Christ, the church of God. Ngunit konti lang ang naniwala. Nais kong sabihin sa inyo, mahirapan nang makarecover ang mundong ito. Ulitin ko po yan. Mahirapan ang makarecover ang mundo nito dahil doon sa panahon na ipinapakita ng Biblia, they are happening in our very eyes. At ano ang punto ko? Na maraming mga bagay, ari-arian, mga pinagpursigihang ipunin ng mga mananampalataya ay mawawalan ng katuturan, mawawalan ng kabuluhan na hindi nagamit sapagkat naging katulad sila ng mga tao sa mundong ito. Lagi ko pong sinasabi, alam na hindi kailangan maging propeta para makita mo ito. Only the Bible can show you na ito na talaga yung huling panahon, ito na yung huling henerasyon.
Ang tinutukoy ng Panginoon doon sa Lucas 21 ay yung mga pagbabalik ng mga Hudyo. At wala akong nakikita na pasisimula ng henerasyon kundi yung sila ay naibalik bilang bansa. Nangyari noong 1948. So kung paano sinasabi ng Biblia, the years of men is 70 or 80 if they have the strength. Sa Psalm 90 verse 10, ay doon yung ibabase na hindi lilipas ang 80 years from 1948. Ulitin ko, ako'y naniniwala na hindi lilipas ang 80 years from 1948. Wala akong tinutukoy na araw o oras. I'm talking about generation. This generation will certainly not pass away, sabi ng Panginoon. At ang sabi niya, siya ay muling babalik. Marami pa po sana kung gusto nang ibigay na detalye dyan, subalit hindi po yan ang focus ng ating pag-aaral. Pero yan po ay binibigay ko sa inyo bilang babala na kailangan ay huwag na tayong tutulog-tulog. So dito sa sinabi ni Pedro ay makikita natin na mahaba pa rin ang pasensya ng Diyos. It took 100 years. Pwedeng magbago sana ang kaisipan ng tao during that time. Pero ang problema nila, hindi sila naniwala sa pangangaral ni Noe. Hindi sila sumampalataya at hindi sila tumulong sa paggawa ng daong. Ganito po ang sabi ng 2 Peter 3:9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Do ito ay para sa lahat ng tao. Nakikita ko na ang sinasabihan ni Pedro ay ang mga mananampalataya. There is still a chance for repentance, for turning back to God. Punta po tayo sa 7:16 ng Genesis. The animals were going in, were male and female, and every living thing as God has commanded Noah, and the Lord shut him in. Dito ay makikita natin na tila bumalik si Moises sa pagkukwento at nagbigay siya ng mga ilang detalye nung pinapapasok ng Diyos sa mga hayop sa daong. Alam niyo po, ito ang katotohanan dito. Na si Noe ay hindi naghanap ng mga hayop para dalhin doon sa loob ng daong. Pusa pong dumarating yung mga hayop, tila nakapila sila nung malapit na ang baha. Pero alam po ninyo, ang katotohanan, hindi na ito napansin ng mga tao. Hindi na nila nakita ang isang malaking himalang ito. Sapagkat ang Diyos ay sinaraduhan na ang kanilang pag-iisip na matagal na nilang sinasarado. Nais ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa Diyos, because we are talking about knowing God, the God of the deluge, that if God is ignored one day, He will ignore people. Pag pinapatigas ng tao ang kanyang puso, isang araw siya na ang magpatigas nito at wala nang magagawa yung tao yon para palambutin. Pag ang tao ay mahal niya ang kamalian kaysa sa katotohanan, one day ang Diyos na magpadala ng mga bulaang propeta. At yan po ang katotohanan tungkol sa napakaraming bulaang propeta sa ating kapanahunan. It is because God has been ignored, it is because truth has been thrust away, that God sends this false prophet so that the people may believe the lie that they are preaching. Yan po ay binabanggit sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 and 11. Now, makikita natin dito that it was God who shut the door of the ark. Hindi ko po alam kung ano ang detalye o kaya ay ano ang disenyo ng pintuan ng daong ni Noe. Kaya ba niyang isara ito? Hindi ko alam. Pero malinaw dito na ang Diyos po ang nagsara ng pintuan ng daong. Ano ang punto rito? Na ang punto rito ay tapos na ang pagliligtas, ang paanyaya ng Diyos sa mga tao na pumasok sa daong, at upang hindi ito mabuksan ng sino man, siya ang nagsara. At alam po ninyo mga kapatid, pag ang Diyos ang nagsara, ay wala pong makakapagbukas. Kapag ka Panginoon na ang nagsara, hindi na mabubuksan ng tao. So dito ay makita natin na sisiguraduhin ng Diyos na hindi ayang buksan ng tao ang pintuan ng daong, maging sinuwi. Baka kasi sa kasisigaw ng mga tao sa labas ay mahabag si Noe at biglang bubuksan niya. Pero sabi nga ng pahayag 3:7, what he shuts no one can open, pertaining to Christ. What he opened no one can shut.
Sinigurado ng Diyos dito na hindi mabubuksan ng tao ang pintuan maging sinuwi. At ano ang dahilan? Sapagkat nais ng Diyos na lipunin ang lahat. Sapagkat sila'y nagbinibingian, ngayon ay magiging bingi ang Diyos. Magiging bingi siya sa panaghoy, sa pag-iya, sa pagsigaw ng mga tao sa panahon ng baha. Alam niyo po, lumalagpas ang panahon ng pagliligtas ng Diyos. God is patient, but He will not tarry forever. Hindi po siya maghihintay ng walang hanggan. Pag natapos na yung panahon na ibinibigay niya sa tao, ay wala nang magagawang tao kapag nagsarado na siya ng pintuan. And so yung sinasabi ng 2 Corinthians 6:2, nais ko pong basahin sa inyo, verse 1, as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of my salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the time of salvation. Ang banner na ito ay nagpapakita na meron pong panahon ng pagliligtas at meron pong panahon na tapos na ang pagliligtas. So now makikita natin dito that God has made these people ignorant of what is happening around them. Ito po ang katotohanan nakikita ko sa maraming tao. Hindi na nila malaman, hindi na nila makita ang pagkilos ng Diyos sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundong ito. That is because God has been ignored. His voice has been ignored by people. Now He has made them ignorant. At isa pa nga po, kapag pinapatigas natin ang ating puso, isang araw ang Diyos nang magpatigas katulad ng ginawa niya kay Paraon. Sabi rito sa 7:20, the waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. Dito po ay makita natin kung ano ang puot ng Diyos. Sinisigurado niya na walang mabubuhay sa lahat ng mga tao. Ako'y naniniwala, mabubuhay yung mga nabubuhay sa tubig, pero lahat ng mga nasa lupa ay mamamatay. At sabi rito, sa pinakamataas na bundok na nakikita sa panahon na yon, ang tubig ay umabot sa taas na 15 cubits. 15 cubits is equivalent to 7 meters. Sarili kong tantya yan. If 1 cubit is like this, 18 inches, then it could be 7 meters. 7 meters po yan mula sa pinakamataas na bundok. At yan ay naiisip ko ang Mount Everest na pinakamataas na bundok. Mula roon ay 7 meters pa ang itinaas ng tubig. Sinigurado ng Diyos na walang mabubuhay sa mga nagbingi-bingian sa Kanya. And that is the wrath of God. Nais kong makita natin yan sapagkat tila baga ang tao ay ginagawa nilang katulad nila ang Diyos. At dahil siya ang lumalang sa lahat ng bagay, siya lang ang may karapatang sumira nito. Ganito pa po ang sabi. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and the creatures that move along the ground, the birds were wiped out from the earth. Only Noah was left and those with him in the ark. So dyan ay makikita natin na hindi pwedeng subuk-subukin ang Diyos. Men should not try the patience of God. His wrath consumes. Punta tayo sa 8:1. And God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made the wind pass over the earth and the water as waves. Dito po ay makita natin na tila nakalimot ang Diyos. Alam niyo ang totoo, during the time of His wrath, inalis niya sa kaisipan niya ang tao. Kayang gawin ng Diyos yan. At yan ang gagawin niya sa impyerno. Aalisin niya sa kanyang isipan ang impyerno at mga tao na kinalimutan siya para hindi niya maalala. And at this time, God remembered Noah. Kung titignan po ninyo ang 7:24, hindi po bumababa ang tubig. Nag-stay po yung tubig. Until such time na ang Diyos ay nagpadala ng hangin at to ay unti-unting bumaba. Sabi sa 8:5, the waters continued to recede until the 10th month. And on the first day of the 10th month, the tops of the mountains become visible. So kung yan po ay 10 buwan, equivalent to 300 days, wala po talagang magsusurvive kahit anong galing mo sa survival skill sa mundong ito.
Sabi ng 9:1, then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Aasahan ba natin yan na ang Diyos ay okay lang sa kanya na magpasimula ulit? Ang hirap isipin nun. Pero dito ay sample ito ng put ng Diyos na nagpasimula siya ulit sa pamamagitan ng pamilya ni Noe. And again, makita natin dito, pinagpala ng Diyos ang pamilya ni Noe. He blessed them. Sabi niya, be fruitful and increase in number and fill the earth. Wala po yung salitang subdue it na katulad ng sinabi niya kay Adan at kay Eva na nangangahulugan, wala pa rin silang authority sa mundo even after the flood. But they were commanded to be fruitful and increase in number. Sabi pa, as for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. Muli, hindi natin makikita yung salitang subdue it na katulad ng sinabi niya sa Genesis 1:20. He blessed them to multiply, but not to subdue. Alam natin na sa ating panahon, the thing that we need to subdue is sin. Kailangan mapagtagumpayan natin ang kasalanan sapagkat yun ang nakuha ng Panginoon na mapagtagumpayan niya ang Diablo. Sa 9:12, ganito ang sabi, God said, this is the sign of the covenant I am making with you, and every living creature with you, a covenant for all the generations to come. Now, God is making a second covenant with Noah. Yung unang covenant ay nandun sa 6:18, kung hindi ako nagkakamali. He made a covenant with Noah to make an ark and then to enter there. Now, pagkatapos nito ay makita natin na ang Diyos ay muling nakipagtipan kay Noe. I want to tell you that God is a covenant-making God. And He is a covenant-keeping God. Isang bagay na nais kong ipakita sa inyo rito sa pakikipagtipan ng Diyos dito ay kasama po tayo. Kaya tignan po ninyo ang sabi niya sa 9:14 and 15, whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. Sa 16, sabi niya, whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on earth. Sa mga ibang dako, makikita niyo all generation. Na ang ibig ko sabihin, yung tipan na ito ng Diyos kay Noe, tayo po ay kasama pa hanggang ngayon. Ganyan kahalaga ang tipan. So I'm making an introduction here about understanding covenants. Napakahalaga niyan sa buhay ng mananampalataya. Maging ang Panginoon na hindi niya pinalagpas na sabihin, this is the new covenant in my blood which is poured out for you. Talam natin na tayo sa panahon ito ay nabubuhay sa new covenant era. But sad to say, ang daming mga Kristiyano nabubuhay sa old covenant era. Sa Mosaic covenant. Nais kong sabihin sa inyo na meron pong mga rules na sinabi ang Panginoon dito sa panahon ito kay Noe. Ang mga ilan doon ay yung pagbibigay ng halaga sa buhay ng kanilang kapwa-tao. Bawal na bawal ang pumatay noon pa man. Ang pagpapahalaga sa buhay ng hayop at ganun din ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya maalala ko sa pahayag 11:18, ganito po ang sabi dito. Pahayag 11:18. The nations were angry, and your wrath has come. The time has come for judging the dead, and for rewarding your servants the prophet, and your saints, and those who reverence your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth. Bahagi nitong sinasabi rito ay yung tipan ng Diyos kay Noe na bigyang halaga ang mga buhay at ang kalikasan, hindi pwedeng sirain. At alam natin, maraming sumisira sa kalikasan. But they will be reprimanded in the future. Magbabayad po sila sa hinaharap dahil yan. So dito ay makikita natin na meron din tanda ang tipan na ito. I mean, this is the token of the covenant, the rainbow. Kaya kung makakakita tayo ng bahaghari, ay paalala po ito sa tipan ng Diyos sa mundong ito at sa lahat ng nilalang. Lalo ang kanyang pangako. Ang kanyang pangako ay hindi ko nasisirain muli ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya purihin ng Diyos sa tuwing na makakakita tayo ng bahaghari. Ito ay kabutihan ng Diyos na pangako niya sa kanyang sarili na hindi niya nasisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pero meron pong sinasabi si Pedro tungkol sa katotohanan gagawin ng Diyos sa hinaharap.
sa 3:5 ng 2 Peter. But they deliberately forget that long ago by God's word and the heavens came into being, and the earth was formed out of water and by waters. Sa 6 and 7, by these waters also the world at the time was deluged and destroyed. By the same world, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. So sinasabi po ni Pedro, nakareserba ang mundong ito sa apoy. Tanong, naniniwala ka ba niyan? Lagi kong sinasabi na ang pananampalataya natin ay hindi yung amen at hindi yung yes, kundi yung ito ay makita sa mga pamumuhay natin. Yun ang tunay na pananampalataya. Maipakita mo sa pamagitan ng iyong pag-iingat sa iyong pamumuhay. Sa karugtong nito, sinabi ni Pedro, what kind of people you ought to be. You ought to live a godly life. Sabi po niya. So makikita natin, there is a promise that God is going to destroy this earth with fire. Tanungin ko po kayo, anong masakit? Ang mamatay sa tubig o mamatay sa apoy? Alam niyo po, hindi ko alam dahil wala naman tayong karanasan. But the truth, ako'y naniniwala, mas kahindik-hindik ang mapunta sa impyerno because of unbelief. Kaya ngayon po, nais kong sabihin sa inyo na buhay natin ang ating pananampalataya. Make it alive for God, not because of these judgments of God, of water and fire, but because there is hell. Pero higit sa lahat niyan, mga kapatid, ay yung pag-ibig natin sa Diyos. He who gave us the life, He who provided the way of salvation, He deserved to be loved with all our hearts. Huwag kang pumunta sa langit o sa kaharian ng Diyos dahil lamang sa takot sa kamatayan o sa impyerno. Naway makarating ka doon dahil minamahal mo ang hari ng mga hari. Magandang araw po, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.